Ang suntam, bow. Oh, ang no! Papaya salad, bow. Ang papaya bow. Alam niyo ba, mga mare-pare, kung sa Pilipinas ay meron tayong atsara, dito naman sa Thailand meron kaming somtam. Bakit mga ba itinapat sa somtam ang atsara? Well, dahil pareho sila ng ingredients halos. Dahil ang primary ingredient ng mga ito ay ang papaya. Kapag nga kayo ay nakakita ng ganitong klase ng tindahan, ay siguradong gumagawa ito ng somtam. Tuturuan ko kayong gumawa ng somtam ngayon. Tara, mga mare-pare, ang unang ilalagay ay ang sili. After ng sili, ilalagay natin yung mga bawang or yung garlic. Then, lalagyan natin siya ng peanuts. At tagan pa natin ng mani. Kasi nga, mas maraming mani, mas masarap. Habang ginagawa ni Mother ang somtam, apura naman ang kanyang chika. Susunod na ilalagay natin ay yung mga dried shrimps. Or, sa Pilipinas, kung tawagin natin ito ay hebe. At after ng hebe, pukpukin mo na, Mother. Pukpuk. Ayan, sige, pukpukin mo pa. Charot! Kailangan mga mare-pare na malakas ang iyong braso para naman talagang pukpuk to the max. Walang katapusang pukpuk. Pukpuk pa mo. Ito muna ang pagpukpuk dahil durog na yung mga unang nailagay. Ngayon naman, lagyan natin ng sitaw. At syempre, lalagyan din natin siya ng eggplant o ng talong na bilog. Pero mga mare at pare, nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung gusto nyo or ayaw nyo ipalagay. Sabi ko, ilagay mo lahat para sulit yung bayad, diba? Char. Basta ilagay niyan lahat. Sigurado namang masarap yan eh. Ang susunod na ilalagay ang kamatis. Sunod na ilalagay ang dayap or yung manaw na tinatawag namin dito. Manaw dito. Pero sa Pilipinas, dayap ang tawag. Pwede rin hindi kayo magpalagay. Kung ayaw nyo na maasim, eh huwag kayo magpalagay ng marami. Iba pang ilalagay ay ang betchen or ang MSG. Lalagyan din natin ng sugar at lalagyan din natin ng palm sugar. O diba mga mare-pare, kotang-kota na sa ingredients pa lang, diba? Sobrang sarap nito mga mare-pare. Wait, hindi pa tapos. Lalagyan pa ng patis. Lalagyan din natin ng vinegar. Sabi ni Nana, yung vinegar na to ay timplado na. Meron siyang konting tamis na lasa. Kaya masarap naman talaga ito. Pag sa timpladong tamis ay may timpladong anghang din. At sabi ni Nana, ito nga daw yung magbibigay ng konting sabaw doon sa somtam. At pagtapos niyan, pok-pok. Tamor! Hindi, sumasakit ang iyong kilig-kilig ka, pupuk-puk. Huwag kang lulubay, nanay. Char! At eto pa, dagdagan pa natin ng hebe o ng dried shrimps. Ayan, lagyan pa natin para mas masarapan talaga. Pero nga, ang tanong sa akin ni nanay kung where are you from daw ako? Sabi ko, I'm from the Philippines. Paulit-ulit kong sinasabi na galing ako ng Pilipinas. At tanong nga ni nanay kung magbebenta daw ako ng sumtam sa Pilipinas. Sabi ko, Mother, no! At eto na, yung pinaka talaga namang primary ingredient ng sumtam. Ilalagay na natin ang papaya. Hindi hinog na papaya, mga mare at pare. Ha, lumubay kayo. Ito yung hilaw na papaya, kaya naman crunchy at crispy yung texture nito. At sinabi nga ni nanay na laging refrigerated yung kanyang papaya para hindi nga naman masira agad ito. Dahil nga ang init ng panahon ngayon dito sa Thailand. At ayan, pagkalagay nga ng papaya, isige, pok-pok pa more. At eto na, ito yung sigurong magdadalawang isip kayo kung ilalagay o hindi. Ang palangka na hilaw. Ah, sabi ko, lagyan mo nanay. Gusto ko matikman yan, yung hilaw na talangka sa suntam. Eto na! Mga mare at pare, tapos na. Ibabalot na ni nanay, isasali na niya sa plastic at ibubuhol na niya ito at ready to mga take home. Mga mare, nasa sa inyo nga kung gusto niyo iulam yan. Pwede rin namang side dish, pwede niyo rin namang gawang sausawan, pwede rin niyo rin namang gawing appetizer. Depende sa inyo kung paano niyo kakainin ng somtam. Pero mas masarap nga daw kainin ng somtam kung may cashier ka, diba? So dapat, hindi ka solo nakakain ito. Dapat may kasama ka para mas masarap. Pero yun naman kasi ang nakagawin dito sa Thailand na pagkumakain sila ng mga Thai food, talaga namang nakabilog silang ganyan, nakaupo sila at salo-salo silang kumakain. Mas masarap nga daw kumain pag marami kayo at salo-salo. Ayan na nga, this somtam is 40 baht. O diba? Murang-mura, 40 baht. Pare, this is somtam. At kailangan nyo matikman yan pag pumunta kayo ng Thailand.